Oh my God, anong gagawin ko sa Citibank credit card ko? Hindi ko na mababayaran yung mga utang ko kay Citibank. Number 3, ikaklaim ko na ba lahat ng rewards ko sa Citibank credit card ko? Number 4, ano na gagawin ko sa Citibank credit card ko? Itatapo ko na ba? Gagawin ko na siya pagkiskis at pagdikit ng bawang at paggupit ng mga bawang at paghiba ng bawang? So guys, lahat yan sasagutin natin siya today, okay? So welcome to another vlog, our Jack's Hacks vlog. And again, it's all about the credit card. And alam naman natin na parang, oh my God, sobrang crazy yung mga balita tungkol sa Citibank. Like every time I try to turn on my phone, ganyan, may balita na naman Citibank. Tapos ang dami nagsasend ng mga puso-puso na Citibank na parang, thank you Citibank. O diba, ano na kaya nangyayari? What's going to happen with Citibank? Pag-usapan natin. So if you do not know, for people out there, Citibank plans to pull out their consumer and retail operations in the Philippines. Again, wala po siyang final date, wala pa siyang date, hindi pa natin alam, wala pang full story, it's a news. Again, everything that we're gonna discuss here are all my personal opinions, so hindi po ako naninira ng brand. Ito yung mga haka-haka ko lang, feeling ko lang. So guys, stay tuned, watch it, kasi again, this is my personal opinion and baka meron tayo tama na mahulaan. Okay, so actually, number one, what does it impact or how does this impact us as a Citibank credit card holder? Guys, to be honest, sa lahat ng mga nagtatanong sa akin, I think it has or tayo, wala tayong dapat katakutan for the time being. Kasi we don't know what's going to happen. Nobody knows. You can still use your credit card na Citibank. Kakagamit ko lang siya kanina. Pwede, gumagana. Wala siyang problema. Number two, ano ba mangyayari kung ganito nga, may news na aalis na siya, hindi ko na mababayaran yung credit card bills ko sa Citibank online or whatever? No, you can still use it. For people that has Citibank account, nagagamit pa naman nila. For people who has Citibank checking account, nagagamit pa naman nila. So everything else or operations is still business as usual. Wala po nangyari. Nothing happens. At hindi yan biglaan na magpo-pull out. So answering the first question, guys, relax lang. Magagamit nyo pa yung Citibank credit card nyo. Huwag nyo po siyang itatapon, huwag nyo siyang gagamitin pang hiwa ng bawang. At huwag nyo na siya pang bubuksan ng mga pintuan na nanalock kayo. So, okay pa ang credit card nyo kasi kakagamit ko lang siya. And kahapon, chinek ko pa yung Krispy Kreme ko every 3,000 spent kay Citibank. Meron pa ako, kakaklaim ko lang siya ng GC. So, gumagana pa ang Citibank credit card. That's true. True news yan. That's a fact. It's still working. Huwag po tayong matakot. Okay, number 2. What will I do with my rewards point? Ika-claim ko na ba siya o what? Actually, di ba na pag-usapan natin, si Citibank nag-devalue ng credit card points value just like last December. So medyo parang tsaka na yung ano niya, reward system niya. Tsaka, but pwede na. It's not the worst, but it's just tsaka. Naging tsaka siya. Ganun lang siya. Pero okay pa rin siya, ha, guys. Okay pa rin si Citibank. I would have a separate video all about Citibank claiming your rewards and rewards points. Wala pa lang siya. Inuna ko lang tong vlog kasi biglang parang hala, nagagaga na yung mga tao sa mundo. Ano nangyayari kay Citibank Philippines? Oh, ito na po sa kasagutan natin. So, do I have to reward or claim my reward points na? To be honest, kung gusto mo na, kung kailangan mo na, sure, claim mo. Pero kung hindi pa siya kailangan, I don't think you should claim it. Iwan nyo pa muna. Huwag kayong magpanic, hindi po mawawala points nyo. Kaka-check ko lang rin, nandyan pa rin yung mga points ko. Okay? It's safe. Safe pa siya, guys. Guys, caveat. Precursor. Hindi po ako banker, so hindi ko sure. Hindi rin ako CEO ng Citibank, so hindi rin ako sure. Wala rin po akong background in the banking industry kasi never po ako pumasok in the banking industry and wala po akong balak pumasok in the banking industry for now. So, all of this is parang my assumption, my haka-haka. Ano kaya pwedeng mangyari? Guys, so what we're going to talk about now to the more juicy part of it is like, ano kaya pwede mangyari with us as users ng Citibank? Syempre, alam nyo guys, diba? My first ever credit card was actually Citibank. Lahat ng mga kinds of credit card na Citibank na meron, let's say the rewards, the premier miles, I love them all. As in, meron po ako. So, I really don't wanna let go with Citibank and I love their mobile app. As in, ang ganda talaga niya. Like,
I swear. Pero sige, ano kaya pwede mangyari? I think what will happen is it will become business as usual. That's the first thing. Normal, walang mangyayari, walang pagbabago. We will still be Citibank users, we will still be Citibank clients. But I think operations would move to a different country. Baka magsha-shutdown yung mga offices in the Philippines. Hang in there, Filipinos who are working in Citibank or all of those employed. We don't know anything yet, but stay tight. Prayers for you guys. Okay, so syempre, it might be na ililipat nila, so baka sa Singapore, I'm thinking na potentially ililipat nila operations to Singapore. So if ever nasa Singapore siya, for us, parang wala naman mangyayari. We will just have maybe a different email na sumasagot, baka Singaporean na sumasagot sa atin, or outsource partner na nila. For me, I think operations-wise, kanya-kanya na yan in terms of their company, what they will do with it. But for us, I think it will be a seamless Citibank banking experience pa rin. That's the first, I think. Second, which is like, baka likely or baka hindi rin likely, baka bilhin siya ng different bank or ng bigger bank. Maybe, bibilhin siya ni BDO, I think. Kasi si BDO, ay no, mahilig bumili ng mga banko, di ba? So, baka bilhin siya ni BDO. And if that happens, personal opinion ko lang to, medyo parang, ay, baka hindi na ako magsi-Citibank. Char! Unless, caveat, parehas pa rin yung point system nila, okay pa rin yung card nila, parehas pa rin yung app, parang Citibank pa rin siya, pero back-end, it's BDO, pwede na, sige na, fine, pero labag man sa kalooban ko, char! Naku, baka mamaya sasaksakin na ako ni BDO, chari. Pero, yun lang. If baka potentially bilhin siya ni BDO, or maybe bilhin siya ni BPI, if bilhin siya ni BPI, not being biased naman masyado, I think depending on the point system rin and how they're going to do their services, baka I would still retain or maintain it. Or bilhin siya ng other banks, let's say a Metro Bank, which is like big, or Union Bank, baka potentially. But, let's just see. For me, if kinuha siya or inacquire siya ng bigger bank, let's look into their how they're operating it, how their point system is, how their customer service is, then maybe that will help us decide if we will stay with it pa rin or baka hindi na masyado. So, hindi natin sure actually kung bilhin. Number 3, which is I think super unlikely, is talagang biglang buy, magsha-shut off na lang siya, biglang mawawala na siya or anything, or parang nag-pull out na lang, bankruptcy. I don't think so. That's like super not likely. I don't think na mangyayari yun. Imposible. What will happen with all of the savers account or yung may account sa Citibank? What will happen to all the consumer loans or the corporate loans that Citibank has? I don't think na magsasara yan. I don't think na mawawala si Citibank in the country. It's super, 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 kaduper unlikely. Pero kung mangyari yun, my goodness, ewan ko na lang. But those are the 3 things that might happen. We don't know. Pero my biggest bet is either the first one. Feeling ko mga 80% sure ako dyan. Tapos baka bibilin siya ng banko, baka nasa 30 to 40 to 50%. Mga ganon. Hindi ko sobrang sure, pero baka lang. May potential. Kaya ayoko naman sabihin na closed doors, na hindi naman siya closed doors. Baka lang. Okay. So, I think this is a very quick vlog lang just to really talk about all of the kagagahan and the kaguluhan na nangyari with Citibank. But, again, guys, just to close it off, do not worry. As of the moment, nagagamit ko pa rin Citibank credit card ko, naka-claim ko pa rin lahat ng rewards ko, naka-claim ko pa rin lahat ng mga GCs ko with the mga Krispy Kreme, lahat ng mga yellow cab ko, lahat nandyan pa rin siya. Number 5, nararamdaman ko pa rin na tumatawag si Citibank sa akin na nagpapautang na mga, "Hi sir, do you want to have loan? 0% interest? Blah, 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 blah." Lagi ko lang sinasabi, "No po, hindi ko po kailangan ng loan. Thank you na lang, huwag na po kayo mag-offer ng loan kasi tawag kayo ng tawag." Pero, yon. So, that's a very short vlog, guys. Let me know your thoughts down below. Don't forget, I love to converse with you guys. Let me know ano pa yung mga ideas. Ano sa tingin nyo? Feeling nyo tama ba? Tama ba yung hula ko? Yung mga guesses ko? Let me know about your Citibank banking experience. And of course, give me some ideas. Ano pa yung gusto nyo malaman or ano pa gusto nyo i-vlog ko? I have lots of content coming the way or coming your way pa rin, guys. Pero hindi ko pa siya masyado na pinapost. Pinapaste ko pa lang siya. Marami pa akong mga about the rewards, iba-ibang credit cards. But syempre, inuna ko lang yung Citibank just for us to really talk about ano bang meron with Citibank, di ba? So,
Citibank users, stay safe, relax. Guys, whoever watching my channel, kahit hindi ka man Citibank user, at least alam mo to, maganda rin siya. Guys, thank you so much again for, you know, supporting me, supporting this channel, hitting that like button, subscribing, sharing it with your friends. Super, super thank you. I do appreciate all of you guys. Salamat!